tigaan or kama. Gusto ko siyang lagyan ng gulong para ako is madaling itulak pag naglilinis. Diba guys? So, eto, naka, anong tawag nito? Naka, puruntong na ako para ready na ako maging carpenter. So, kakailanganin natin guys, first, so, syempre, yung gulong. Yan. Eto, ang gulong na ito ay, may number siya actually. Number 61. Number 61. Na gulong. How much? It's 200 plus. Magkano ba yan? Magkano atin lang? 229. Eto, walang lock. Dalawang ganito na walang lock. Tapos, dalawang merong lock. Mas mahal po yung merong lock, 289.75. Nabili ko sa isang hardware. Paano siya mag-function? Ang lock is, you just press this para hindi na siya mag-ano. Tapos, yan lock lang. Press this one. Actually, ang ano guys. Ayan, oh. Dalawang ganito. Tapos, syempre, finishing nails. Then, ay, naku! Sorry, guys. Binuksan ko na siya kanina kasi. Flat washer. Kasi yung nabili kong screw, ay maliit yung ano, yung ulo niya. Eto, maliit. Kasi, malaki ang butas, kaya gagamit tayo ng flat washer. Tapos, syempre, pag carpintero meron, tiyan! Anong tawag nito? Hi. Hammer! Sa Bisaya, Martinyo. Ah, sa Tagalog, Martinyo pa rin. Tapos, charan! Lagari. Sa Bisaya, Agabas. Sa English is? So. At isa pang kailangan natin ay, charan! Ang tawag nito ay, sa pagkakaalam ko ah, spatula. Steel spatula. Tsaka, ito, stickwell wood glue. Ito ang purpose nito para pang, nun. Salaman. Bibiyas mo namin. Tsaka, of course, kailangan natin ay eto. Kahoy. Isang ganito is worth 178 lang. Hindi mo na kailangan i-polish kasi smooth na siya. So, yun yung kailangan natin, guys. Start na tayo mag-carpentero. Okay guys, ang purpose nitong kahon na ito is kasi hindi natin pwedeng ilagay dito yung gulong kasi sobrang laki nun. Maliit lang niya dito. So, kailangan natin ng kahoy para lagay natin dito. Ganon. Tapos dito natin ilalagay yung gulong. So, ang hirap naman ito. ang hirap. Magmamark lang ako sa ilalim para alam ko kung saan ko siya lagariin. Okay. Hello, Asma! Kasama pa rin namin si Baby Asma, guys. Dito siya sa loob, guys. Dito siya sa loob. Hello! Pakita sa loob. Dito, imawork natin ito, dito sa ilalim. Tapos dito, sa gilid. Yan. Okay, so ito. Ito siya, guys. Mark is, so dito natin siya puputulin. Tsaka dito. Tapos dito natin lagay yung gulong. Okay? So maglalagari muna ako. Okay. Okay guys, nakakapagod. Hindi na lang yung magabas. So, nakakat na
ako ng apat na ganito para sa four corners ng aming daan. So, tapos nito, lalagyan ko siya ng stick wheel. Wood glue. Para idikit ko siya, dito. Bago ko siya lalagyan ng ako. Okay, so dito tayo maglalagay ng padikit. Sige. Make sure na sakto-sakto siya. Okay? So, yan. Asa na yung martilyo. Tapos, maya-maya, lagyan natin siya ng nails. Pako pala. Maya-maya. O mag-dry out na yung food look. Alright? Kasi medyo may mali akong ginawa, nagawa kanina. Medyo ang lalaki ng pako na nabili ko. Kaya may mga portion na nabiyak yung dito banda. Pagpako ko, nabiyak siya. So, ginawa ko na lang. Nag-cut ako ng ganito kalalaki. Para ilagay ko siya dito. Diyan. Nagyan ko ng ganito. No more nails. Para talagang kumapit siya. Para may hold itong ganito. Para paglagay ng bulong, hindi siya basta-basta natatanggal. Okay? So, nagyan ko siya ng no more nails na pandikit. Actually, left over to last time na may ginawa ako sa kitchen namin. Ayan, dito. Tapos, dito din sa kabila. Tapos, ito din isa. Ito, tsaka ito hindi siya mag-hold. Kasi nga, plywood ito. Hindi siya matigas. Kailangan natin. Okay, lang. Okay. So, dito natin siya ilalagay. Kasi yung ano, gumamit ako ng mas maliit na screw, saka yung flat washer. Okay, kakapitan natin siya dito. Medyo matigas. Actually, yung kahoy. Pag ganito lang yung gagawin natin, chat. Lalaki ang ating mga braso. Ang tigas. Oh my God. Woo! Last one lang. Kasi nakabit na yung
Yung iba, eto na lang. Itong pinakalas, tatlong screw na lang ang lalagay ko. Kasi, kulang na yung isang flat washer. Sa wakas, natapos na natin kabit ang mga gulong. For a while, babalitan na natin to para matest natin kung okay ba yung pagkakabit ng mga gulong. So, just in a while. Hello, Asma. Hello. So, that's it, guys. So, see you on my next vlog. Bye-bye, God bless.